kita. Get up! Umamba rin mo. Baba mo! Sino ka ba? Sino na pagkasin ka ng staff namin, ha? Who sent you? Sagot! Kinakausap ka, sumagot ka! Sumagot ka! Magsalita, we're just gonna have to kill you. Hindi natin siya papatayin! Ano ba to? Hindi niyo ba sa kilala? Former Director of National Defense Agency. Tumakbong senador, dating kanang kamay ni President Cabrera. Naalala ko na to. Mukhang malaking may tutulong niya sa amin. Mr. Renato Hipolito. Di ba mayari nito? Amin yung lugar, amin din yung mga tao. Yeah. I get it. Mga pushers kayo? That's actually Jacob's department. I'm more of the car smuggler part of the business. Yeah, so he's got the cars, but I've got the guns. So, anong kailangan niyo sa akin? Idol ko kayo! Kilala niyo siguro yung tatay ko. Senator Adrian Serrano. Oh. Disgraced senator. Nasa top watch list ng PNP. Drug lord. Like father, like son, ha? Totoo bang namatay ang father mo sa suicide? Matay siya ni Tony Cruz. Kasi they were business partners. Yan ang nahuli si Dad. Takot si Tony na baka mag-chuchu si Daddy. Kilala ko ang pumatay sa dad mo. Alam ko. And I'm grateful that you killed him. Paano mo nalaman? I have my sources. So is that the reason why you brought me here? I wanted to thank you. So you're welcome. Sarap yan, dito rin. Di ba, Jacob? Eat as much as you want. Huwag kayo mahiya dito rin. Yeah, alam namin you're used to more luxurious things in life. So yeah, enjoy our food. Yeah, don't worry, dito rin. Di ka na babalik sa kalye. Yeah. Of course, thank you. Well, magtutulungan tayo para papagsakin lahat ng nagkaroon ng atrato sa akin. Of course. At kayo rin ang bahala sa amin. Okay ka rin, Tito Ren. Until now, hindi ka pa rin nahuli ng mga polis. Which is a feat on its own that deserves our admiration. Huwag kayong mag-alala. Walang makakaalam na nandito kayo. You are safe with us. Thank you. Thank you, Jacob. And thank you na rin din sa baril. Gun? What gun? Wala kang sinabi sa akin na may gun. Binigyan ko ng barrel si Tito Ren. Anyways, ako rin naman ang contact ng pinagkukunan mo, diba? So, anything you want, Tito Ren, ask away. Jacob, Mix. Kung pwede sana, gusto ko meron din ako sa sasakyan. Mix! Oo! Ako bahala, Tito Ren. Papipiliin ko kayo. Yeah. Thank you. Like what I've promised? I will do my part. Renato, huwag mo lang matatay, Renato. Renato! 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 Renato!
Hanapin ninyo at kunin kung saan nakatago ang mga droga at pera. At huwag na huwag niyong iiwanan ang mga bangkay ng kasama ninyo. Kailangan malinis tayo. Alam mo lang ba't di kayong panguli na umabot sa'yo, Tito Ren? Hindi kami nagkamali na kinuha namin kayo. Tama sa amin namatay. Mga kaibigan namin namatay ng ganyan lang! Jacob, tanda mo. Sa kalakaran na ito, kung gusto mong madagdagan, dapat handa kang mawala na nagawa ako ng marami. Sabi sa'yo, Jacob. Kailangan natin ng mga bagong tauhan. Kailangan natin maghanda. Alam mo, Tito Ren, kahit anong paghahandang gawin natin, masyadong maraming walang mayayari. Napatay nga natin si Michael Chu. Pero pinatay nga ng kapatid ko. At hindi na siya mababalik kahit ilang tauhan pang kunin natin. Pinatay nila ang kapatid mo. Kaya gawin mo ang lahat ng ito para sa kapatid mo, para sa kanya. Magpalakas ka lang. Puwersa para sa kanya. Paghandaan mo kahit anong pwede mangyari para huwag nang maulit ito. I have connections. Ba't di natin ginamit yung mga connections mo? Jacob, walang wala ako noon. Wala akong pera, wala akong armas. Yun ang kailangan para makuha sila. Tito, alam mo naman, money was never an issue for me. Never. Di sana raw to. Ay si Ricardo Dalisay. Humingi man ng police protection ng babae na yan, o kung sino mang Maurin na yan, kaya siya nagpunta sa krami. Hindi ko maisip kung bakit. At kung siya man ang nakapatay sa kapatid mo, bakit siya ang hihingi ng police protection? At bakit kasama niya si Carta Dalisay? Hindi ko alam. Kayong nakakilala kay Dalisay. May safe house ba siya? Si Carlo Dalisay. Ito ang isipin mo. Baka mayroon siyang nalalaman ngayon sa babae na yan na hindi pa natin nalalaman. At ito ang tandaan mo. Kapatid mo ang napatay. Baka mapagdugtong-dugtong ni Carlo Dalisay ang mga pangyayari. Madamay ka ba dyan? Pati tayo, pati ako. Sinabihan ko yung caretaker at yung mga tao sa bar na wala magsasalita kung magtatanong ang polis. Alam mo, kung ako sa'yo, sabihin mo sa private investigator, pumunta siya sa lugar ni Carlo Dalisay, doon siya kumuha ng informasyon, baka mas marami pa siyang makuha. Hindi kaya namarkahan ng task force sa Aguila at ni Dalisay ang mukha mo, Jacob? Wala akong pakialam. Huwag masyadong mataas ang kumpiyansa mo sa sarili, Jacob. Hindi ikaw ang pinag-uusapan natin dito, ang task force Aguila. Task Force Aguila. Speaking of kumpiyansa, may kumpiyansa ako sa mga tauhan mo. You said they were professional. Pero ano nangyari? Halos lahat sila namatay. Sinisisi mo ako dahil hindi mo nakuha ang babaeng yan. I warned you several times, Jacob. Ilang beses kong sinabi sa'yo na huwag mong babanggay ng Task Force Aguila at si Dalisay. Anyway, it's over.
Patay na ang pumatay sa kapatid mo. We can move on. Magpahinga ka na. Mag-usap tayo mamaya. Inulit ko, kailangan natin kumuha ng mas maraming tao dahil marami pang operasyon na kailangan natin gawin. Ayun, natumbok na natin. Ang pamilya ni Ronald Serrano na napahabol kay Jane ay malaking grupo. Sigurado ako, sir, involved pa rin sa drugs sa pamilya nito. Bakit nandito si Bungo? Jacob, mabilidad ang taong yan. Matagal na siyang tinutugis ng mga pulis. Dapat patay na yan, pero tingnan mo naman. Buhay na buhay pa rin kahit mag-isa na lang siya. Tito Ren, alam kong gusto mong mapalakas ang puwersa natin sa negosyo. But don't think for one second na kailangan natin at makakatulong sa atin ang Bungo na yan. Magagamit natin yan. Magagamit natin? Kilala mo ba siya? Anong alam niyo tungkol sa kanya? Aside from the fact na maangas siya. Jacob, tandaan mo, matindi ang galit niyan kay Dalisay. At siya lang ang tanging nakalapit kay Dalisay at muntik niya ng mapatay. Kapag hinawakan mo yan, kakalat ang utak mo dyan sa sofa. Huwag ka mag-alala. Wala sa plano ko ang pumatay ngayong araw na ito. Kailangan ko lang kasosyo sa negosyo. Dahil patay na si Lazaro, sa amin na ang lahat ng parte na para sa iyo. We're taking over. Madali ka naman palang kausap. Pakisabi sa mga kasosyo ni Lazaro na kami na ang bagong partners nila. At dapat lagi mas malaki ang cut namin kung hindi kukunin namin ang kabuuan ng negosyo. Maling na ba yan? Sagot! Oo, natinan ko. Get out! That was easy. Ganun kadali lang yun, Tito Ren. Jacob, sa mundong ito, pag may gusto ka, kunin mo kung wala rin lang pumipigil sa'yo. Marami akong gusto, Tito Ren. Kaya ba natin yun? Lahat. Marami pa. Iikutan natin ang lahat ng negosyo ni Lazaro na pinalago ko. Sounds good to me. Mga tao matatalino, but when it comes down to it, mga tanga pala sila. Exactly, Jacob. The President! Yes. Mr. Oscar. Hindi naman siya magiging pangulo kung hindi siya matalino. And yet, napapaikot siya ni Lily. All the warning signs are there. Red flags are blazing. And yet, hindi niya makita. Love. 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 Pangyarihan ng pag-ibig na walang kakwenta-kwenta. Kaya kung itong si Lily ay isang malaking sawa, nakapalupot na siya sa buong pagkatao ni Hidalgo. At handa niya ng sakmalin. At wala nang kawala itong si Oscar. Buti na lang at romantiko ang ating pangulo. Nagiging mas madali ang trabaho ni Lily. I mean, konting lande, konting hablot. Siya na ang first lady. Because Oscar believes in love. He believes in love. And that's also his weakness. Masyado siyang naniniwala sa pagmamahal na matay na lahat ang pamilya niya, ang asawa niya, tanak, kaya naniniwala pa rin siya sa kapangyarihan ng pag-ibig at pagmamahal. Minalas talaga siya sa kay Lily. Sa lahat ng babaeng mapapainlove sa kanya, sa buong mundo, ang napili niya ang babaeng may pinakamasamang balak. Ang malas ni Oscar ay swerte natin. Isipin mo na lang. Dahil kung hindi sila nagpakasal, marami pa tayong gagawin at pakaiisip-isipin, Jacob. Ha
Oh. Ano to, Renato? Alam ng lahat na ikaw ang pinakalintik na mangurap. Lalo na sa custom. Masyado ka nang nilaspag nililis sa kanyang mga transaksyon sa drugs. Swerte-swerte mo. Ano bang naaasar ako sa mga taong mas magaling man lamang kaysa sa akin? Mas magaling ka ba sa akin, baboy? Wee! Ha? Are we gonna torture this guy or what? Depende. Bibigyan niya tayo ng impormasyon tungkol sa huling transaksyon ni Lily. Renato, alam mo, hindi ko pwede magsalita. Mahirap. Mahirap bagay si Miss Lily. Asawa siya ng presidente ng bansa. Ganito, I can give money. Alam mo sa akin walang pera? Iniinsulto mo ako. Ilagay niyo sa drum tong hayop na to. Magsasalita na ako! Si Lily nagpasok na ako kay dito sa bansa natin 5 bilyong piso. Kailan? Itong nakaraang araw lamang. Yun na yun. Okay na yun, para mas malinis. Hindi tayo matetrace ni Lily. Tuloy ang ligay. Nagsisimula na si Lily, Jacob. Worldwide at billions na ang halaga ng kanyang negosyo. Siya na ang pinakamakapangyarihang demonyo dito sa Pilipinas. Lahat ng pinakamalalaking kartel sa mundo, hawag niya na. So, si Lily and Reyna. God save the witch. Well, but not for long, Jacob. Hawak natin ng video na magpapabagsak sa kanya. Ang gigil na gigil ka pa rin hanggang ngayon, Jacob. What do you expect, Tito Ren? Nakita ko si Juan. I'm sorry, pero naubos ang pasensya ko sa kanya. Well, that is understandable, Jacob. Kahit ako, matagal ko nang gustong ilipitin ang leeg ng askan na Juan na yan. Pero, sa pagkakataong ito, kailangan natin siyang pakisamahan out of necessity, Jacob. Look, I understand kung bakit kailangan natin makipagsayaw kay Lily. But for us to tolerate that piece of human excrement, nakakasuka! Easy, Jacob. Huwag mong kalilimutan na alagang aso ni Lily si Juan. Pag kinanti mo yan, pwede kami magkasira ni Lily. And we can't afford that, Jacob. Sa ngayon ay nasa itaas ng gulong ng kapalaran si Lily at nakikiangkas lamang tayo. Naiintindihan ko, Tito Ren. Ito ang tatandaan mo. Ang lahat ng bagay ay mayroong takdang oras at pagkakataon, pati ang pagpatay mo sa taong matagal mo nang gustong patayin. Matagal ko nang gustong patayin si Lily, pero sa pagkakataong ito, kailangan siyang buhay. Jacob, galing ka sa drug laboratory? Yes. Believe it or not, we are 90% ready. By tomorrow, we will be fully operational. Good job. Good job, Jacob. It was a tiring day, but very exciting. That's right. Sabi nga nila, no pain, no gain. Pagod tayo ngayon, pero meron tayo nag-ooperate na drug laboratory. At least, secured na tayo. Financially, for life. I'm sure mas matutuwa si Madam Lily. I mean, all of a sudden, nagkaroon siya ng money-generating machine. Sky's the limit. Jacob, lalo na ngayon, malalakas ang ating mga partners at ang ating mga kliyente. Alam mo, Tito Ren, may napanood akong series eh. Paisip lang ako, dahil ka Madam Lily, baka matalo natin si Pablo Escobar. Lausya! Hindi nga nahawakan ni Pablo Escobar ang buong Colombia. Correct! Eh tayo, may Lily tayo. Hawak natin ang buong bansa. Woo! Napatay din naman si Pablo Escobar. Eh tayo, sinong papatay sa atin dito? We are immortals. Sinong papatay sa atin? Card to the list. Jacob, tanda mo ito. Ang mga bayani at ang mga nagpapakabayani katulad ni Cardo Dalisay ay namamatay. Jacob, pagkatapos ng lahat ng ito, magkakaroon tayo ng magandang reputasyon sa lahat ng mga kartel ng droga sa iba't ibang bansa. Katatakutan nila tayo at luluhod sila sa atin. At gagawin natin sa kanila yung ginagawa natin sa mga sindikato dito. Of course. There is no other way for us, Jacob, but up. Darating ang panahon
tayo na ang magpapakilos ng mga kartel sa iba't ibang bansa. Alam mo, Tito Ren, I never dreamed na darating ang araw na to. That we would be this big. Siyempre, dahil magiging abala ako sa pagpapatakbo ng isang bansa, ikaw muna ang bahala sa negosyo. At ikaw na ang magpapakilos kay Balmoria habang kailangan pa natin siya. At kapag hindi na natin siya kailangan, ako mismo magdi-dispatch sa kapre niyo. If you'll allow me, Tito Ren. Hindi mo na kailangan magpaalam pa, Jacob. At pagkatapos ng lahat ng ito, isa na lang ang langaw na kailangan nating bitigin. Si Cardo Dalisay. Pero bago ako umupo bilang isang presidente, ay sisiguraduhin ko muna na inuukod na ang kanyang bangkay sa ilalim ng lupa. Stable na po si Jacob. Kailangan lang niya pong magpahinga, Secretary. Magpapahinga lang ako kapag patay na si Cardo Dalisay. Ah, that's my boy. Doctor, pwede ka na umuwi. At paglabas mo, bibigyan ka ng tauhan ko ng 20 milyong piso. Pero, Doc, kailangan mo lang maging tahimik dahil oras na bumuka ang bibig mo. Buhay mo ang kapalit. Sana naiintindihan mo yun. Yes, Mr. Secretary. Go ahead. Thank you, po. Mayroon pang magandang dahilan si Satanas kung bakit binuhay ka pa niya, Jacob. Dahil ayaw niya pa akong maging katropa sa impyerno, Tito Ren. Alam. Dahil dapat mas mauna niyang maging katropa si Cardo Dalisay sa impyerno. Tito Ren, busin natin silang lahat at tuturukin ko si Cardo Dalisay. Makakaganti rin tayo, Jacob. Kailangan mo na magpahinga. Dahil marami pa tayong gagawin. Tandaan mo, hindi pa tayo tapos kay Lito Balmoria. At magiging presidente pa ako ng Pilipinas. Amen.